Ipinasara ngayong araw ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Export and Industry Bank. Isinailalim na ngayon ang bangko sa receivership o pamamahala ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Problemado ngayon ang mga depositor kung paano nila makukuha ang kanilang perang ipinagkatiwala at inimpok sa naturang bangko. Sa sama ng loob ng isa sa kanila, hindi niya napigilan ang kanyang damdamin. Nakatutok sila'y Alvin. This is a very big inconvenience for all of us. And just think about the people who are depending on the money. I mean, if it's below 10,000, can you not just give it to them? Can you just not give it to them? It's what? It's just 2,000. Eh kung simpleng mamamayan lang yan, pamasahin na lang yan yung papuntang trabaho, how do you think they would feel? A lot of people would not be able to go to work tonight or not able to eat in the next couple of days. Or weeks for that matter. So saan nagawa nila ng paraan? Agad na pumunta sa Export and Industry Bank ang ilang depositors sa pag-asa makukuha pa nila ngayon ang kanilang pera. Pero umuwi sila ng luhaan. Ang grupo ni na Lorraine, Natalie at Antonio, call center agents na ang payroll ay nasa Export and Industry Bank. This is our life. This is our payroll. So tonight we don't have any transportation to go to work. And he's gonna go on a trip. We have nothing at all. Si Dave naman na nagpa-aral ng mga kapatid, nag-iisip ngayon kung saan siya kukuha ng pera. Especially for us, na yung pera namin, kasi marapit na enrollment, hindi na talaga namin, sinisave namin as much as possible. So like, in our case, almost half or more than half of our salary is still sakot namin. So, iniisip namin kung ano gagawin dito. Sinabihan daw sila na ang mga may deposito na hindi aabot ng 10,000 pito, maaaring makuha ang kanilang pera sa susunod na buwan. Pero ang may mga depositong 10,000 pataas, sa Hunyo pa sisimulan ang pagbabayad. Maraming mga karaniwang empleyado na may account sa Export Bank ay hindi naman daw aabot sa milyon ang deposito. Pero ilang libo man lang daw ang kanilang pera sa bangko, pinaghirapan nila ang halagang ito na kailangan nila sa pang-araw-araw nilang buhay. Oo, oh, hasil talaga siya. Kasi hindi makapangyarihan hanggang ngayon ang pagbabayaran. Matataon na wala kang makuha ngayon. So, mangyari yan. Maghiram man muna. Ang mangyayari nun, parang hindi namin makuha yung sinahod namin last time na dapat na withdraw sana namin ngayon. And then, worried income kasi kami for our next payout. Hindi namin alam kung paano mangyayari. Ang ilan daw nakapag-withdraw pa sa ATM kaninang madaling araw. Pero nang pumutok ang balita ng bank holiday, hindi na sila maka-withdraw sa ATM. Disabled na rin ang internet banking. Sa Angeles City, Pampanga, isang babaeng depositor ang nagwala nang mabalitaan ng bank holiday. Sa Iloilo naman, may isang depositor na mag-withdraw sana ng pera dahil may emergency. Hindi siya nakakuha ng pera sa ATM at pagpunta sa bangko, sarado na ito. Bumuhos din ang reklamo mula sa mga depositor sa Cebu, Pangasinan at Davao. Lea Alvis, Nakatutok, 24 Horas.